Alright, magandang araw ulit sa inyo lahat mga idol. Ito na po yung puting na nakita ko sa tabi ng kalsada. Natuto na po siyang magpagkaibigan sa aking mga alagang mga pusa. Hindi naman po siya inaaway. Tanggap naman siya nila. Sa nakikita ko yung mga survive ng pusong ito at God willing sana lumaki siya. Ayan, sana naglalambing sa big brother niya kay Cloud. Ayan, inalaro siya palagi niyan pinagbibigyan siya. Siyempre, mga puting nagkasigreto kasing liit, naghahanap pa talaga ito ng kalinga ng nanay niya. Kaso nga dahil sa kalikutan siguro na nahiwalay ito sa kanila, napunta sa tabi ng kalsada. Buti na nga lang, nakita ko ito. Naglalakad doon sa gilid ng gutter. Buti ka ako talaga anong sasakyan dumadaan. Ayan, ito siya ngayon. Lagi siyang malapit siya kay Cloud eh. Inaalaro din siya ni Cloud. Tuluan siyang kumain, uminom. Actually, itong pagkain na ito, sabagay. Ito rin yung pagkain na binigay ko kay Cloud dati, yung maliit pa siya. Nakakaano naman siya. Kaya naman ng bituka niya, nakakadumi din naman siya. Makain siya, uminom siya ng tubig. So ngayon, umulit pa siya kay Cloud. Maya-maya ito kakain. Habang kumakain si Cloud, nalambing niya, kinukulit niya. Walang kung nalamig yan. Ipunan sa puti mga lods sa tubig po yan. Alam niya na po yung uminom dyan. Pag siya'y kumakain, umiinom siya again after. So, si Cloud naman, hindi niya ito inaaway. Nagbibigyan niya ito palagi eh. Ito lang, hindi pa talaga ito gaano marunong kumain. Siya ay kinakalkal niya pa yung pagkain. Dapat ito gatas. Wala ko tayong gatas eh. Hindi maka-order sa online. Hindi may kamahalan eh. Yan, kinakalkal niya pa yung pagkain. Laglag sa baba. Minsan nga, dumumoy pa siya dyan eh. Maraming pa pagkain, dinumihan niya eh. Tinapon ko lang, inugasan ko yung kainan nila. Hindi pa talaga siya marunong. Pero natututo na siya unti-unti. At alam niya dyan na may pagkain dyan. Pagka nilalagyan ko at nalilin niya yung ingay ng pagkain, tumatakbo ka agad siya. At kumakain siya riyan. Kaya naman niyang durugin ng pagkain. At medyo matigas pero nakakayanan naman niya. Basta lagi lang may pagkain yung buong maghapon ng lagayan na yan. Kaya anytime na gusto niyang, pag nagutom siya, gusto niyang kumain, pumupunta lang siya riyan. Sana makasurvive. Yeah. So far naman, so good. Wala naman problema sa kanya. Nagugustuhan din naman niya yung pagkain. Pag naamoy niya nga, inahanap niya eh. Pag naamoy niya, tumatakbo kagad siya. May kalikutan na talaga ang pusang ito. Katapos kumain niya, kung saan-saan na pumupunta rin, naglalaro. Minsan nga doon sa harapan ng gate, gustong lumabas. Hindi ko binubuksan yung gate. Pag nakalabas, baka saan na naman makapunta. Hindi ko na mahanap. So, at least dito sa loob, secured siya.
At hanggat kumakain siya at umiinom, sigurado makakasurvive siya. Wala pa akong naisip na ipangalan sa kanya eh. Anong magandang pangalan? Lalaki po ito, mga lods. Buti nga sana kung babae, kaso lalaki na naman. Wala pa akong babaeng pusa eh. Gusto ko magkaroon ng babaeng pusa para... Pero gusto ko yung ano na, yung may lahi. Makapal ang balahibo. Kakaroon din ako niyan. Yan. Malakas naman siyang kumain eh. Ganado naman. So, God willing, makakasurvive ang maliit na pusang ito. Hindi naman mawawala ng pagkain dyan eh. Lagi naman may pagkain. So, as long as ganyan siya, so, wala tayong problema sa kanya. Lalakihin ko ito. Alagaan ko. At isang araw bibigyan ko rin ito ng pangalan. Nag-iisip pa ako ng papangalan sa kanya ngayon. Baka meron kayong may suggest mga lodi. Paki-comments na lang po sa baba yung pwedeng ipangalan sa kanya. Hindi ko pa alam kung anong klaseng pusa ito. Kung balbon ba ito o kung makapal ba ang balahibo. O kagaya lang ng isang domestic na pusa. Kaya nato naman siya kumain eh. Kumakain din siya ng isda. Kumakain din siya ng manok. So, hindi siya magugutuman actually. Ayan, pumwisto na siya. Yan ang paborito niyang spot eh. Yan ang paborito niyang lugar na tinutulugan. Ewan ko ba kung anong meron din sa lugar na yan. Pero gustong gusto niya rin tumambay. Diyan siya natutulog. Mumababa lang siya dyan pag nakain. Tapos pagka makikipaglaro kay Cloud. Ayan. Ayan. Ibigyan ko siya ng tubig para makainom. Kasi kumain siya kanina, di ba? Hindi man siya uminom ng tubig. So, kailangan natin painumin. Para lumambot yung kinain niya sa loob ng tiyan. Minum naman din siya. So, God willing, talagang makakasurvive ang pusang ito. Ang kuting na ito. Patuloy na ganito siya, malabang talagang magiging okay siya. Antok na yata. Kaya natin yung tubig. Yung ulit na naman yung big brother niya, si Cloud. Tulog na si Cloud eh. Gusto tumabi sa kanya. Ano gagawin ni Cloud? Umalis. Umalis siya. Ayaw niya. Inantok siguro si Cloud. Ayaw niya. Ayaw, bumalik na siya sa pwesto niya. Inilinis niya yung sarili niya. Inilinis niya yung paan niya. Inilinis niya yung sarili niya. Matutulog na siguro ito. Katapos na ito. Inilinis na eh. Sa murang gulang niya na ito, eh, matututo na siya sa lahat ng dapat niyang gawin. Kasi nag-iisa siya eh. Hindi kagaya nung nasa tabi siya ng mother niya, eh, lahat na yan gagawa ng mother niya. Although instinct naman nila yan, pero at least
pagkasama niya ang magulang niya, inanay niya, lagi yung siyang nilinis ng nanay niya sigurado. Kasi gano'n ang mga nanay eh. Lagi nilinis yung mga kuting nila. Ayan. Nilinis niya ngayon ano niya, sarili niya. Naantok na.